I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion. What's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel nato, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Guys, nag-i-snow na! So for today's video, papakita ko sa inyo ano ba yung tips para makasurvive ng winter storm dito sa Amerika. Nag-i-snow na guys. OMG! Kita nyo ba? Ano ba yun? Nag-i-snow! Diba? Grabe. Every time na nag-snow dito guys, na-amaze ako kasi ang ganda-ganda talaga niya. Hindi lang siya maganda kapag sobrang dami na. Yung kapag naipon, alam niyo yun, teka ito. I'ma show you! Tara! Ay, hindi pala makikita, wait lang. Ayun o! Grabe! Ayan, may snow pa dito sa bintana. Ayan, nag-i-snow na. Labas tayo. Kaso mababasa yung camera ko guys. Kaya mabilis lang. Gusto ko lang maipa-experience ulit sa inyo. Para sa mga bago dito, wait, ang dilem! Labas tayo. Pero mabilis lang guys, sobrang lamig, wala akong jacket. Tsaka kain muna ako. Ano yan? So every time nga may snow dito, na-amaze ako. Grabe, ang lamig! Ayan, dito tayo para kita nyo talaga. Ayan. Kukuha tayo ng snow. Papakita ko sa inyo ang itsura. Ayan. O, diba dumadaa po talaga. Hindi naman maano. Mababasa yung camera kasi guys eh. Wait nga. Lapitan natin yung i-zoom natin para makita nyo talaga yung snow. Ang lamig! Ayan. Ayan po yung itsura niya. Wala, ang ganda yan, no? Di ko alam masyado kung kita nyo kasi nga parang layo. Pero tsaka maliit lang siya. Minsan malaki, depende sa gaano kalakas, guys. Ayan. Para lang siyang, well, para talaga siyang yellow, malamang yellow naman talaga 'yan. So kapag hindi tumigil 'yan, mamaya puti na naman lahat 'yan. Kasi ang lamig. Wait. Dun tayo sa backyard. I mean, dito tayo lalabas, so pakita ko lang. Para sa mga bago dito. May vlog ako last year. Nag-vlog ako sa snow, guys. Ito, para sa mga hindi pa nakakita mga snow at sa mga bago dito sa channel. Hindi mo makita? Ano ba yan? Itapad natin dito sa pergola para kita nyo talaga. Ayan, no, pag sinozoom, ayan! Kasi alam ko marami... Ay, wait. Ayan, no, tingnan yung ihawan ko. Ihawan, yung grill. Ayan. O, yan, may mga yellow na. So, ayan po siya, mga kaibigan. Ayan. Gutom na ako. Nakakain muna ako. Tapos, tayo ay magsasagutan na... Nang yun nga, kasi maraming nagtatanong paano makasurvive ng winter storm dito sa Amerika. Importante yun guys, kasi gaya nyan, meron ako kakilala bagong dating lang dito sa Amerika, tapos medyo shock siya kasi yung snow, grabe, di ba? What's up? Welcome back to my channel. And for today's video, pag-uusapan natin yung mga tips paano ka makakasurvive sa snow or sa winter dito sa Amerika. So kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince, Filipino living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka kapag may bago kong upload. So I upload my vlogs every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo dun sa last video. So itong video na to, nirequesto nung isa nating viewer. Nalimutan ko yung pangalan niya, pero marami kasi nagtatanong sa akin ito eh, kahit 2 years ago. Sabi nila ano daw yung mga kailangan dalhin, yung mga tips, yun yung mga kailangan mong i-consider kapag winter or yun nga, snow na dito, nag-i-snow na dito sa Amerika. Kaya, let's go! Before anything else, I just wanna say thank you sa Nova Men para sa ating mga kasuotan today from head to toe! I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? Except dito pala, hindi. Ito akin talaga to. So, ano ba yan? Ang ating hoodie and ang ating joggers, ang ating pa-bling, mga exception na sa ilong ko. Tsaka ito, from Nova Men. Hey. So yon, Nova Men guys. Ayan. Finish ha. Ang ganda ng mga dami nila. So, order ko ng marami nito. So yon, thanks to Nova Men.
Okay, game. Simulan na natin. So, ito guys. Bibigyan ko yun ng 6 tips para makasurvive ka ng winter or ng snow dito sa Amerika. Let's go. Number 1, yung mga jacket and coats, guys. So, kasama na rin dyan yung mga gloves, ano pa ba, yung mga undershirt or yung mga underwear na panglamig. Ayan, yung mga jacket, coat. So, ito. Bibigyan ko yun ng mga sample ano yung kailangan nyo. So, ito na nga, guys. Ito, isa-ilan lang to sa mga samples na ano, na meron ako kasi malamang marami. Ang bigat. So, ito yung una. Kailangan nyo ng mga, well, ito example, kailangan nyo ng hoodie kasi hindi naman porke winter, everyday nag-snow. Hindi naman ganun guys. Baka pag everyday nag-snow, baka tabo na yung bahay. Diba? So, may mga times na malamig lang siya, parang nasa loob ka ng ref, yeah, ganun. Pero, hindi mo kailangan ng sobrang balot na balot. Parang ano, Tagaytay or Baguio feels. So, pag ganun, kailangan natin ng mga puffer jacket. So, parang ganito. Hindi siya sobrang kapal. May iba-ibang klase to. Merong makapal, merong hindi masyadong makapal. Ito, manipis lang to. So, yan. Puffer jacket tawag dyan, guys. Ito, meron din akong isa pa. Mas makapal ng konti kapag mas malamig. Yung itong black naman. So, ayan. Grabe ang tagal na ito. Sa Pilipinas pa lang sa akin ko. Malamang hindi ko ginamit sa Pilipinas to. Nung nagbakasyon kami dati sa Australia. Ito yung nabili ko sa Australia ko pala nabili to, guys. Tama ba? Oh, yes. And then, itong mga, yung mga wool. Wool yata tawag ito, yung mga wool jacket kapag medyo malamig talaga. Ang ginagawa ko dyan guys, meron akong hoodie sa loob and then ito para diba pang-forma na rin and para mainitan ka. So yun, mga wool na jacket or ano matawag dyan? May tawag sa ganyan eh, shacket, promise, S-H-A-C-K-E-T. Ako lang ba hindi nakakaalam nun? Ngayon ko lang narinig kasi yun, nakita ko lang. Basta shacket, ganyan. Or overcoat, ito nga. Next is yung overcoat na nga or yung tinatawag ng iba, trench. So ayan, ito madalas kong gamitin kapag naglalakad ako. Naglalakad? Kapag nakababa na. Pag nagko-commute ako actually, papunta sa office. Kasi ganito yung suutan ng mga tao dun sa ano, sa downtown, sa siyudad. Ganyan, mahaba to. Ayan. And then, ano siya, double layer, tama ba? Oo. So medyo makapal to guys. And it keeps me warm. So, kailangan nyo nito. Ano pa? Kapag naman intense talaga yung ano guys, kapag sobrang intense nung snow, ito ang kailangan nyo. Snow jacket. Snow jacket. Ayan. Meron siyang pa-fur. Kasi talagang nakakaano siya guys. Talagang nakaka... Ano yan? Nakaka-warm talaga siya. Tapos makapal siya. Tingnan nyo. Double layer siya. And then, on top of this. I mean, bago ito, syempre, mas maganda, three layers ka. What do I mean about three layers? Meron kang, let's say, t-shirt sa loob. Meron kang normal na, like hoodie or jacket. And then yun, yung makapal. Para warm na warm talaga. Tapos yung gloves naman, kailangan nyo rin ng gloves. Kasi guys, nung first year ko dito, parang sugat-sugat yung kamay ko. Kasi sa sobrang lamig, hindi mo na ma-feel yung, ano eh, kunyari yung kamay mo, sobrang dry na nun, diba? Pag sobrang lamig. Konting sagi lang sa ano, kunyari, kahit saan talaga, madali siya masugatan. Ganyan, meron ako dito. Hindi ko nga alam paano ko na ano to eh. Basta, pag sobrang lamig, tapos yun nga, nag-snow, hindi mo na ma-feel kapag tumama. Yung parang na ano sa, yung, ano tawag doon, yung kapag sobrang lamig, na ano, na, hala, yung Tagalog ko na wala na pati ngayon hindi ko maisip. Numb, yung numb, na, ano ba Tagalog ng numb? Manhid, ganyan, yung sobrang sakit na manhid na, wah, ganyan. Hindi, so yun, yun yung mga kailangan nyo, ano pa ba? Grabe, number one pa lang pala yun, ang dami ko sinabi. So, glove, jacket, coat, yan, yun yung kailangan natin. Number 2 is kailangan mo ng stock ng pagkain. Kailangan mo mag-stock ng pagkain talaga kasi na-experience namin before guys. Ayoko, hindi ko kasi ugali mag-stock ng pagkain eh kasi gusto ko palaging fresh. Like yun nga, yung mga gulay, yung mga meat. Pero natutunan na namin mag-stock ng pagkain especially sa winter. Kasi dito kapag, lalo kapag ang lakas ng snow, may chance na pwede ka ma-stock sa snow. Like literal yung kotse mo, hindi aandar, dudulas lang siya. Kahit pa naka-snow tire ka, depende sa snow ha. Pag matindi talaga. And kapag na-stuck ka sa snow, tas kung wala kang jacket, gaya nung first tip natin, guys, baka ma-Titanic mode ka dyan, ma-dense ka ng ano, lamig, diba? So, ayaw mo naman ng ganun. So, yeah, kailangan mag-stuck tayo ng pagkain, especially sa winter. Kaya pala, marami akong kilala dito na dalawa yung fridge nila, dalawa yung freezer nila, kasi yung isa pang ano yun, pang-impact, ganyan. Importante pala yun. Kami dito, isa lang yung ref namin, pero parang kaya naman yung mag-stuck ng madami. Kaya, tsaka ilan lang naman kami dito. Tip number 3 is heater. Kailangan talaga natin ng heater, guys. Nung wala pa kaming bahay, sa ano pa lang kami, sa Chicago, at yung dito nga sa suburb, nagre-rent pa lang kami ng apartment. Lahat naman dito may heater, kasi nga syempre pag winter, kailangan mo na yung something na mag-keep sa'yo ng warm. At hindi kaya yun ng ano lang, ng normal na pa, yung room temperature. Kasi nga, mag-yelo ka, guys, sobrang lamig. Diba sa atin sa Pilipinas, hindi mo natin kailangan heater. Kailangan natin ng aircon, ganyan. Dito, heater, pag winter. Kailangan ng heater. Well, parang matik naman na yun sa mga bahay. Tsaka sa mga kotse din, actually,
parang matik na yun na merong heater. Para makasurvive ka, kailangan mo ng heater. So, tip number 4. So, tip number 4, kapag meron kang kotse dito sa Amerika, always, always dapat meron kang nakastock, talagang nakatago dun sa compartment or sa trunk mo nga ng, ano, yung de-icer. De-icer, pang tunaw ng ice. So, ano siya, spray lang siya, guys. Hindi ko makuha kasi nandun sa labas. Ang layo yun. Pag next story nila, bakit ako sa inyo. So, i-spray lang siya sa windshield, ganyan. Gaya kanina umaga, hindi ko malinis yung windshield tsaka yung yun nga sa likod. Kasi nga, sobrang nanigas na yung yelo. So, kailangan ko gamitan ng de-icer. Mabilis lang yun. So, kailangan mo ng de-icer kapag may kotse ka. Kasi, guys, sobrang delikado kapag nanigas yung yelo sa windshield mo. And, other than de-icer, kailangan mo nung pang ano, yung pang scrape ng ice. Maraming nabibili nun sa mga sewing tindahan dito, guys. Yung pang scrape ng ice. So, normally, ang itsura nun is brush yung the other side is brush, like literal brush. And then, on the other side, pang scrape, pang kaskas ng yelo. Para kapag yung brush, kaya brush, kasi kapag yung snow is bumagsak at natapos na, kapag hindi matigas yung snow, like yung parang snow na ano talaga, cutesy. Yung parang, di ba alam yung pag ginanan mo yung kinadkad mo yung yelo sa ano, sa freezer, yung malambot. Parang ganun din sa, ipag binrush mo siyang ganun, talagang mababrush out sa, mabilis lang. Pero kapag tumigas na yung yelo, kapag let's say natunaw konti, tas tumigas, as in yung pang skating. Pang ice skating yung matigas na ganun. Kailangan mo yun nung de-icer, tapos kakad ka rin mong ganun, oh. Chug. Ganun talaga, guys. Tip number 5. Ito, kung meron ako yung bahay at kailangan yung mag-blow nung ano, tawag dito ng snow, kailangan nyo, meron kayong yung shovel, yung yun nga, snow shovel or ng snow blower. Kung naka-follow kayo sa akin, talaga matagal na, alam ko na, vlog ko na siya before, or na story ko na yun, yung nag-snow blower ako ng snow, tapos nag-try na rin ako mag-shovel, na mag-blow na snow, ganun, kailangan nyo ng pala. Meron ganun, snow shovel, may nabibiling ganun talaga, tapos malapad siya, guys. So, snow shovel, snow blower, importante siya, kung yun nga, meron kayong walkway, meron kayong garage na kailangan linisin, kasi, kunyari, nakabili na kayo ng bahay dito, merong rules talaga na kailangan yung tapat mo, linis mo. Kasi kung hindi, may nadulas dyan. Baka pwede ka nilang isu, pwede ka nilang i-demanda. Okay, last tip natin, guys. Tip number 6 is kailangan buksan yung faucet. Kapag mayroon na kayong bahay or nag-rent kayo ng apartment, guys, to prevent from, yun nga, mag-freeze yung pipe from outside, syempre, di ba yung tubig galing yan sa labas, underground, ganyan, may tendency na mag-freeze yung, kapag nangyari yun, meron siyang chance na mag-explode, mag-burst. And ayaw natin yun kasi magastos yun, guys, kapag tumawag ka ng tubero. Kailangan, kapag daw yung temperature is mag-drop ng 32 and below, which is 32, yun nga yung freezing point sa Fahrenheit, ha? Sa Fahrenheit, and then sa Celsius is 0 degrees, di ba? Fahrenheit kasi yung ang gamit namin dito. Pag nag-ano siya, nag-reach siya ng 32 degrees and below, and then it will last, let's say it will last for more than 6 hours, kailangan buksan yung gripo. Or else, mag-ano siya, mag-freeze siya. Bakit kailangan buksan yung gripo? Kasi nga, para tuloy-tuloy yung flow ng tubig at hindi siya mag-freeze. So, yun, ganun daw yun. And, ginagawa namin yun at so far, successful naman. Hindi sumasabog yung pipe namin and mas magastos yun. Baka sabihin nyo, ang gastos yun mas sa tubig. Hindi namin yung bukas na bukas sa gripo, guys. Yun like yung trickle lang. Trickle? Yun lang yung talagang tumutulo lang siya na tuloy-tuloy. Pero hindi yung malakas, ganyan. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung meron kang natutunan sa video na to, kahit konti lang, please like this video. Comment down below kung meron kayong gusto idagdag. Yun nga, para sa mga nandito, para sa mga viewers natin na nandito na sa Amerika or kahit sa lupalop ng mundo na merong winter, ayan. Kung meron kayong gustong i-share, comment down below. Babasahin natin sa next vlog. Ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na to, guys, please subscribe, click the subscribe button, yung notification bell para updated ka kapag may bago kong upload again. Saturdays 12 to 1 PM Manila time. At guys, sa lahat ng mga nag-comment sa last video, thank you so much, hindi muna natin nabasa. Sorry kasi sobrang haba na nitong vlog na to. Ay, ayokong kaunin yung mga oras nyo. Alam nyo na yun, diba? So, kung gusto nyo talagang mabasa natin yan sa next vlog, i-comment nyo ulit yung comment nyo sa last vlog, i-comment nyo sa next vlog para mabasa natin. Ayos ba? Wow! So yan. Again, thank you so much for watching and don't forget to follow me on my social media accounts. Ayan, guys, follow me. And meron na rin akong website, guys, vinceleonardo.com. Akalain nyo yun, pero on the works pa siya. I mean, up and running na siya, pero ano pa siya, hindi pa talaga siya tapos. Ayun, follow me on Twitter, TikTok, Facebook, ano pa ba, yun nga. Follow me on my social media accounts and magkita-kita tayo sa next vlog. Ay, happy Thanksgiving sa inyo lahat, guys. So, ayun, peace!